Now, Albay is among the areas outside Metro Manila placed under an extended community quarantine until May 15. Now, how is the province coping with the protocols and how is its response mechanisms amid COVID-19? Let's get an assessment from Legazpi City Mayor Noel Rosal. Good afternoon, Mayor. Thanks for joining us. Yes, Michelle. Good afternoon. Good afternoon. So, Mayor, looking at the COVID-19 map of Albay, your city appears to have the highest number of infected cases. That's 12 cases since the start, but some of them recovered. Now there are only 3 active cases. Why do you think that your city has the most number of these cases? Hello. Hello, sir. Can you hear us? Yeah, hello. Hi. Yes, Mayor, we're actually showing now the COVID-19 tracker from Albay. And in this map, we will see that Legazpi City reported 12 cases from the start of the COVID-19 pandemic. Of the 12, many have recovered. 3 are still confirmed, active cases, sir. Is this still accurate? Yeah, actually, Michelle, good afternoon again. Actually, Legazpi is the center of Albay. Mm-hmm. And we have a lot of people coming to Manila. And we have also a lot of people coming from other countries. Mm-hmm. That's why it's really the center of the province. So we really need to cope up with those arrivals. Mm-hmm. And right now, although marami kaming cases, but we are also one of the highest in terms of recoveries. Mm-hmm. Out of, like for example, in Legazpi, yung aming about 9 cases. Pero kami actually isang casualty. But most of these positive were already tested negative. Mm-hmm. Sir, so right now you have your city, meron po kayong 3 active cases. Ilan po ang mga suspected or probable cases that you're monitoring? Sa ngayon, we're only one of the few localities in maybe in the country na mayroon talagang isolation area. Baka Michelle, kung actually nagay almost 3 weeks ago, baka mas dumami pa yung cases. Mm-hmm. Naglagay na kami ng isolation area. It's a big area actually that I can accommodate even 100 suspect or probable. Mm-hmm. And ang ibig sabihin, yung suspect pa lang, hindi na namin pinapauwi sa mga bahay para makasalamuha pa yung mga pamilya. So, in short, we want to stop local transmission. So with this action of the local government, at least lahat ng mga tracing namin sa pamilya na lang. Kaya kung makita mo yung mga positive cases namin are results of tracing the family. Sa loob lang talaga. Hindi galing na hindi natin alam kung saan galing yung naka-salamuha niya or from the positive person. So Mayor, ilan po ang mga suspected or probable cases na minamonitor ninyo ngayon? Sa ngayon, we have in the ICR about 17. 17. And considering na minsan delay ang swab test ng DOH, meron kami mga rapid testing din. Mm-hmm. And last 2 days ago, tinest muna namin to bago magparaintay pa kami ng swab para maapis na yung mga suspects at mga probable cases namin. All went negative naman. Mm-hmm. But today, nag-open na ulit yung DOH dito kasi meron na kami ditong testing but can only accommodate about 30 per day. So ngayon po, itetest ulit ito. Then hopefully tomorrow, kung tama yung rapid test na result, mapapawasan for sure itong ating, almost itong lahat ng 17 suspects and probable cases na nasa isolation area. Of course, Mayor, we are praying for the best. Pero sir, when you look at the economy, nabanggit niyo nga kanina that Legazpi is an economic hub, not just of Albay, but the Bicol region. Primarily, nasa agrikultura kayo, may bigas, coconut, nasa turismo, because one of your borders, naka-border din kayo sa Mayon Volcano. And of course, tinutulak din natin yung ICT-BPO, which you guys are promoting. Kamusta po ang ekonomiya ngayon ng Legazpi City? Actually, yung BPO namin continues as one of the exemptions. Bago lang live-in na yung ating mga agents. No? Safety na yun, wala kaming cases doon. Ang issue talaga dito, because Legazpi, nandito talaga yung trading, nandito yung businesses, nandito yung mga malls, apektado talaga. Mm-hmm. Pero kami naman, Michelle, ano, we have to pop up. We have also the agricultural sector. We have also the fishermen. Not ang malaga ngayon dito sa amin yung buhay muna. Mm-hmm. We want really to sabi nga, yung graph natin,
at least mapababa na natin. Then hopefully by May 15, kung ma-improve namin ito, di makapag-umpisa na kami. But for the meantime, the concern of the local government really is to minimize and really to stop now the new cases of positive regarding the virus. Mayor, sa tingin niyo ba, by May 15, that's about 2 weeks from now, handa na kayo to reopen businesses? Although very premature pa, no? Kasi we want really to test this itong mga PUIs namin. But nag-uusap-usap na kami, hindi lang Legazpi, because we are about 18 cities and municipalities in Albay, interrelated naman kami. Nag-uusap-usap na kami para lang makapaghanda din kung ano ang pwede at hindi pa talaga pwede. But for the meantime, we have first to cope up with this tracing of positive cases para ma-minimize namin o ma-prevent namin ang spread. Sir, sa inyong palagay, sa inyong estimate po, how much of the city is operational today? Pardon? How much of the city po is operational today? Sa ngayon? Yes, sir. Sa ngayon, sa business namin, I would say, ang bukas naman siyempre yung groceries, drug stores, market, of course, maghapon yan, hindi natin pwede sarad. Then, of course, the BPOs. I would say about only 20% of the businesses ang nag-operate ngayon sa Legazpi. I see. And final question, Mayor, meron po ba kayong kailangang assistance from the national government? Yes, alam mo, ang ngayon, because of the extension, although yung food, meron naman kaming binigyan tayo ng budget ng national government, additional matira. So, upusin natin yan. Ang importante, di magutom yung mga tao, lalo na yung mga underemployed, saka yung mga no work, no pay. But ang pinaka-concern natin dito talaga is the preventive measures. I just hope that hindi lang, although Manila talaga ang epicenter ngayon, yung ating testing kits. Para PUI pa lang i-share, i-test na natin kagad. Then we have the results so that kung positive siya, iyan ang pinaghahandaan namin. We have two big facilities na inahanda ngayon in case talaga dumami. Ako kasi I'm more now on the preventive measures muna. Kaya sana yung mga probinsya, mapagbigyan pansin ng ating PUIs na gaya ng Albay, mga premier provinces yan, na isang island lang, hindi yan nakahiwalay sa Manila kasi Michelle. Yes, madali sir. Lang ang pagtawid, lalo na nung mga deadline. No? Mm-hmm. So meaning, we have really to really see to it that yung mga probable natin, and suspects persons, matest kagad natin para tingin ko this is the only way to stop the spread of the virus. Mm-hmm. Sir, kanina po nabanggit nyo na may testing facility dyan with a capacity of 30 tests per day. This is by the DOH. Ilan po ang ideal number tests per day for your city, sir? Sa ngayon, kasi ito, going na to almost, I think, 2 to 3 weeks na. Going 2 to 3 weeks na. Kaso lang yung capacity niya, Michelle, medyo, siyempre, 30 lang. Pag nung binigyan namin ng marami, medyo nag-stack up. So nawala kami ng almost 2 days. Pero ngayon, hopefully, okay na naman, nagkapag-swab naman kami. Meaning, ang 30 kasi for the province of Albay, kung ito hindi talaga makontrol, medyo kulang yan. No? Kasi meaning, we have the kits, but the machine is very important. Kasi we cannot really rely on the rapid test. Delikado po yan. Baka mag-negative, na yung pala positive sa swab test, ipauwi natin, mas lalong magkakaroon tayo. Delikado. Yes, sir. Okay. On that note, maraming salamat, Mayor, for joining us and good luck po sa Legazpi City. Michelle, and good afternoon. Good afternoon, sir.